Welcome back sa ating Shopee Online Seller Beginners Tutorial. And ang topic natin is about return and refund process and then sharing ng best practices. So, ano ba yung mga matututunan natin today? Una, syempre, bibigyan ko kayo ng overview about the Shopee's return refund process. Paano ba mag-process ng refund? At kung paano mag-process ng return and refund? So, notice nyo, magkaiba yan ha. And then, ano ba yung pwede nyong gawin if in case hindi kayo nag-a-agree dun sa request ng buyer nyo for return and refund? And then, last but not the least, of course, best practice sharing tayo. So, overview ng return and refund. Eto, naglagay ako dito ng workflow para at least habang sasalita ako, mas na picture out nyo kung ano yung flow ng return and refund, kung kailan siya nangyayari. So, syempre, number one, kailangan mo nang bumili ng buyer nyo sa shop nyo. Once na bumili sila dyan, of course, yung payment nila, ma-hold yan sa Shopee Guarantee. We have a separate video for Shopee Guarantee if in case gusto mong malaman how it works, tsaka yung in detailed, meron tayong separate video, so don't forget to check it out. And then, once the buyer confirms that they have received the product, meron yung button sa buyer side wherein pwede nilang i-order receive. Once na kinlik nila yung order receive button, automatic yung pera na nasa Shopee Guarantee will be transferred to the seller account. And then, another one, if in case hindi naman nila yun i-click, yung order receive button, then kailangan hintayin ng seller yung Shopee Guarantee na mag-expire. Pag nag-expire na siya, automatic marirelease naman sa seller account, but it will take 5 days from the delivery date. Ayan, so notice nyo yung mga ganyang maliliit na information na dapat alam nyo kasi it will affect your cash flow. And then, kailan nagsasubmit yung return and refund request ang buyer? Pwede silang mag-submit as long as hindi pa nag-expire yung Shopee Guarantee kasi hindi pa naman nare-release sa inyo yung pera. At dapat mag-take action si seller as soon as magkaroon ng request from your end as a seller. So, kailan ba yan nagre-request ang mga buyer ng refund? Ayan, una, kapag hindi nila na-receive yung product nila. Pero, sabihin ko lang sa inyo, kapag hindi nila na-receive yung product nila, si Shopee ang magpa-process dapat ng return and refund or refund process. Kailangan nyo lang i-direct sila sa Shopee Help Center. Okay? And then, another reason why buyer request for a return and refund, kasi naka-receive sila ng maling product, maling kulay, maling size, or ibang-ibang product talaga yung na-receive nila. Of course, understandable naman na mag-request sila if that's the case. Kasi kahit naman kayo yung maka-receive ng incorrect item, for sure, mag-request din kayo ng refund or return. And then, kapag defective yung item or damage, for sure, mag-request yan sila. And then, kapag naka-receive sila ng incomplete product or kulang-kulang or yun nga, wrong quantity. So, make sure before you ship out as a seller, responsibility nyo to ensure na lahat ng ipapadala nyo sa buyer nyo is correct based on their order, based on the variation na nilagay nyo sa shop nyo. And then, kailangan i-test nyo if electronics yan na gumagana kasi at the end of the day, kayo rin naman yung ma-hassle at ma-stress kapag nag-request yan ng return and refund. And then, ayun, kailangan complete lagi yung product na ipapadala. Well, sometimes, of course, human error, merong mga times talaga na, ayan, kulang or mali na papadala natin. Pero let's make sure naman na at least 98% tama. Sige, let's say 1 or 2% sa mali kasi tao lang naman din tayo or tao lang din naman yung mga nagpapak sa shop natin, di ba? And then, how to manage return refund request? Ito, may note ako dito. Sabi dito, sellers have 3 days to take action. So, as a seller, once na makareceive ka ng notification coming from Shopee about a buyer or customer requesting for a refund or return, make sure to respond as soon as possible or else i-auto-accept yan. Pag in-auto-accept yan, wala ka ng ika-counter or wala ka ng laban kasi nabawas na agad yan sa kita mo dahil nirefund na agad si buyer.
And then, not applicable when the buyer did not receive the item. Tulad nung na-mention ko kanina, if the buyer didn't receive the item, then Shopee needs to, needs to coordinate with them, hindi kayo. Kasi nga, nasa Shopee guarantee yung pera nila, wala naman sa inyo. And then, eto. So, meron tayong 3 options on how to accept return and refund. So, una, accept refund request. So, pag sinabing accept refund request, ibig sabihin nito, magsisend ka ng refund sa buyer mo without them returning the item sa'yo. And then, yung isa, accept return and refund request, ibig sabihin, kailangan matanggap mo muna yung item mo from your buyer bago mo siya i-release or bago mo i-accept yung refund. So, yan yung sinasabi kong pagkakaiba. Yung isa kasi parang siguro more on mga pang malaking shop siya or sa mga Shopee mall na hindi naman nila, I mean, hindi masakit sa kanila mag-refund ng walang bumabalik na item. Pero as a startup sa Shopee, syempre, mas maganda kung mabalik sa'yo yung item bago mo i-refund para at least magawan mo pa ng paraan kung paano mo yun maibebenta ulit. Hindi siya completely lost. And then, raise a dispute. Ito namang raise a dispute if in case yung buyer mo is sending a refund request wherein sila naman yung may mali. For example, in order nila blue, pinadala mo naman blue, pero ang in-expect nila red. Syempre, mali nila yun. So, you can raise a dispute. It's like, it's like a counter to their request para at least, naman, hindi mo kailangan mag-refund sa kanila for their own mistake or for their own fault. And then, all you have to do is, of course, discuss, chat mo na sila agad na, okay, ma'am, ito po yung, in-order mo sa shop ko, kaya ayan po yung pinadala ko. So, kailangan lagi kang may evidence when doing so. Kasi, iti-check din yan ni Shopee. Just in case, hindi i-accept ng buyer mo yung counter information or counter evidence mo about their concern sa refund and return and refund request. So, how to process a refund? Ayan. As a seller, makaka-receive tayo ng push notification from our Shopee platform or yung sa shop natin. And then, makaka-receive din tayo ng notification via text and via email. Kaya, for sure, manonotify ka at kailangan mong mag-take action as soon as possible. So, ganyan yung itsura niya sa mobile phone. Kasi wala naman akong... Papakita ko sana sa inyo live demo kasi wala akong request for refund. So, ito na lang. As you can see, dun sa category na return and refund, dyan siya lalabas kung ilan yung request sa'yo. Hopefully, isa lang yan at hindi madami kasi, di ba, nakaka-stress naman. And then, respond. Number 2 is respond. Kailangan mo mag-respond. So, sa respond option, ayan. If you wish to accept the buyer's refund request, if in case na i-accept mo yung request ng buyer mo for refund, all you have to do is, ayan, accept proposal and then press nyo yung confirm. Meron nakalagay dyan kung ilang days lang dapat kayo makapag-respond. I mean, yun yung timeline nyo na dapat makapag-respond kayo or else i-auto... auto-release na yan or auto-refund na yan ni Shopee. Kaya yun yung sinasabi ko, dapat lagi nyo i-check yung notification nyo at make sure na mag-take action kayo para iwas naman ng automatic or yun nga, auto-release ng refund. Mamaya, hindi naman pala tawag dito, hindi naman valid yung reason ng buyer nyo. Next is how to process return and refund. So, ito, another workflow. Sundan natin siya. So, from the buyer, ito tayo dito sa buyer. Ayan. Buyer return and refund. So, buyer request return and refund. So, seller approve to request to return the item. If in-approve mo na i-return niya yung item, I mean yung return and refund, kailangan si buyer i-ship niya yung item pabalik sa'yo. So, once na ma-ship niya yung item pabalik sa'yo, meron kang waiting time na until makuha mo ulit yung item.
And then, once na ma-receive mo yung item, that's the time pa lang na pwede mong i-accept yung refund doon sa Shopee. So, next slide natin, ganito yung itsura niya. Ayan. Press accept proposal. So, ayan yung accept proposal. So, you need to select add an address kung saan ipapadala ng buyer yung item na ibabalik sa'yo. And then, click confirm address pag okay na. At yun na nga yung gagamitin mo address para sa return. And then, confirm mo lang. So, once accepted na yan, status will change to return pending. Kasi ibig sabihin, hinihintay mo na lang yung item na mabalik sa'yo from your buyer. Okay. What if the seller disagree to the buyer? Ayan. So, ito yung mga karaniwang reason kung bakit nagdi-disagree ang seller na tanggapin yung refund and request ng buyer. Una, kasi hindi kayo nagkakasundo. I mean, pwedeng, alimbawa, nagamit na niya yung kalahati ng product na pinadala mo, tapos gusto niya buo yung refund kasi nakita niya merong damage yung kalahati. Hindi pwede yun. So, si Shopee Help Center or yung Shopee agent yung magche-check ng scenario between the buyer and seller's evidence, and then from there sila yung magka-come up ng solution para sa inyong dalawa pag hindi kayo nagkasundo. Tapos if in case naka-receive ka ng eto, halimbawa nag-request siya ng return and refund, tapos nung na-receive mo yung ni-return niya, sira-sira naman. So pwede mong i-dispute 'yon. Kasi, di ba, hindi mo na magagamit, unacceptable naman na ibalik mo sa akin yung item ko na maayos na nasa yon, then pagbalik sa akin, hindi na okay. Tapos, the return, balik tayo. Current slide. Okay, sorry. So, ito naman, the return item did not arrive on time. So, halimbawa, yun nga, pag ni-return nila yung item, pero nakalagay dun sa Shopee, parang 5 days yata yung allotted time para ma-receive mo yung binalik sa'yo. If in case hindi mo na-receive within that given time, then pwede mong i-dispute yung request ng return and refund. And another thing here, tulad nung na-mention ko kanina, if yung fault naman ng buyer mo, yung fault nila kung bakit sila nag-request ng return and refund, then you can dispute it. Ayan, nakalagay dito, press discuss to start the discussion. So, you will need to respond to the buyer's proposal before the specified number of days. Otherwise, the buyer's proposal will be accepted. Ayan. So, kailangan mag-take action within the given number of days sa Shopee. Kasi, yun nga, mag-auto-accept yung refund request nila. And then, you may counter-propose a different refund amount to the buyer. You may discuss with the buyer and upload images in the in-app chat window and always provide relevant evidence. Ayan, lalo na kung kasalanan ng buyer, mag-provide lang kayo ng evidence, for sure i-approve ni Shopee yung dispute nyo. Okay, malinaw ba? Kung meron mang hindi malinaw, please don't forget to comment down below para at least masagot ko and then makapag-share din yung iba nating kapwa online seller. Let's proceed. So, best practices tayo. So, before shipping out, para at least maiwasan natin tong return and refund, make sure na merong tracking number lahat ng parcel na lumalabas sa inyo. At mas maganda kung kayo mismo yung nagdidikit. Kasi minsan, merong ibang seller, pinagkakatiwala nila sa mga courier. And wala naman tayo, okay lang naman yon. However, syempre as a seller, mas alam mo kung ano yung, kung sino yung may-ari ng parcel na yon, para at least hindi maligaw at hindi mapunta sa ibang customer yung order na iba pala ang may order. Alam mo yon. Where possible, keep photos, video footage of when items are packed and shipped. Ayan, nabanggit ko na to dun sa aking previous video na kailangan nire-recommend ko na at least picturean nyo yung mga items na order sa inyo and then send it to them. Kasi it's an evidence na ito yung ipapadala ko sa'yo
based dun sa order mo. And then, it's a quality check then from their end na okay, tama yung order, tama yung ipapadala mo sa akin. Kasi kung mali yan, magre-reply yan agad sa inyo. Uy, bakit kulay blue yan? Kulay red po yung order ko. Yung mga ganang scenario. And then, ship items with sufficient protection. Ayan, kailangan maayos na nakapak yung mga orders sa inyo, lalo na kung electronics, kung babasagin, kung pagkain. Ayan, kasi kung, yun nga, kung defective yan makarating sa buyer, wala kayong choice but to accept the return and refund. And napaka-hassle din yun para sa buyer at as well sa seller kasi magkakaroon pa kayo ng bad feedback, diba? So, when you have a return refund request, make sure, ayan, make sure to take action immediately. Sabi ko nga sa inyo, kasi may auto-release yan or auto-accept sa Shopee. And then, kausapin nyo muna yung buyer nyo. Baka pwede nyo naman mapag-usapan kung paano nyo isosolve yung concern niya kung bakit siya nag-request ng return and refund request. Kasi mas maganda kinakausap nyo sila ng maayos. Bukod sa mariresolve nyo yung case ng maayos, and then may magandang feedback pa rin silang masasabi na, alam mo yun, kahit na, for example, mali yung napadala nyo, magko-comment pa rin sila na mabilis mag-take action yung seller, and then pinaliwanag niya, nag-meet halfway kami, yung mga ganong scenario. And then, ayan nga, upload evidence promptly kapag nagdi-dispute kayo, halimbawa, mali ng buyer nyo. Kailangan may evidence kayo, hindi pwedeng dinispute nyo lang tapos wala kayong evidence kasi ka-counter kayo ulit ng buyer and then pag nakita ni Shopee yan, i-accept na yung refund. Tapos, lahat ng refund adjustment, magre-reflect yan sa my income nyo. If in case na meron kayong ongoing refund at in-accept nyo, makikita nyo yan sa my income. Kailangan i-check nyo yan at i-monitor nyo rin para at least aware kayo na okay, kaya pala nabawasan ako ng ganito sa statement ko kasi na-process na yung refund request na in-approve ko. Ayun, so hopefully nakatulong to sa inyong video na to. If meron kayong questions, sabi ko nga, just feel free to comment down below and then I'll try to answer as much as I can, as much as as soon as possible. And then, ayun, thank you so much!